Hello guys, good morning. For today's vlog, gagawa ako ngayon ng dalawang favorite kong pagkain. First is the mango fresh salad and second is the langgonisa pasta. It is a Filipino version with a little bit twist. So stay tuned. For the salad, we need lettuce, cucumber, onion, tomato, lemon, mango, salt, and black pepper. Guys, in one big container like this, we will put this lettuce. Halos ilagay mo lang lahat sa isang container. This mango, cucumber also. Bahala kayo kung anong gusto nyong cut sa mga vegetables nyo, pero ako prepared ko yung ganito na medyo cubes yung cucumber and then yung mango is little bit julienne. Yung onion ko gusto ko medyo malalaki para may mangunguya ako. Also may tomato. In just one full container, we will put all the vegetables except the lemon. So, pagkalagay mo ng ganyan na sa isang malaking bowl, haluin mo lang ng konti para ma-distribute lahat ng mga iba mong ingredients. And so guys, pagkahalo nyo ng ng mga vegetables ninyo, nag-squeeze lang ako ng yung mga lemons ko kanina, kinuha ko lang yung juice at ilalagay ko lang dito. And then I will put little bit salt to balance it out. And then the black pepper. So, pag nagkaganito na yung salad ninyo, imimix lang natin siya thoroughly para ma-distribute yung ibang mga ingredients. Pasensya na kayo, nakahawak yung isang kamay ko sa phone tapos naghahalo-halo pa ako yung isa kong kamay. So, we will go through this, okay? Ayan. Para lalong masarap. So ang ginagawa ko, after na nitong salad na to, papalamikin ko muna bago ko siya kainin. Kasi medyo masarap siya kapag medyo malamig siya. So, pagkahalo lahat ng mga ingredients, ilalagay mo agad sa chiller mo. So, bago mo siya kainin. Okay? Hello guys! So, tapos na tayo ngayon sa salad. Ang gagawin naman natin ngayon ay langgonisa pasta. So, ito na mga ingredients. So guys, for the pasta, we need mushroom, green and red bell pepper, garlic, onion, coriander. This one is the optional ingredient for our pasta, para dumami lang yung meat. Chicken meatloaf. For our dairy, we need milk, cream, cheese. This cheese is already melted. Wala kasi akong makitang at mabilhang block cheese dito. This I'm using cheddar. So this one. Our main ingredient is langgonisa. Black pepper, butter. We need butter. And this pasta I already boiled and put little bit oil para hindi siya may sila magdikit-dikit. Just follow your pasta instruction para kung paano lutuin yon. And then we need little bit oil.
para hindi masunog yung so, butter. So, nagpainit lang ako ng pan. Maglalagay na ako ng konting oil. Konti lang yan. And then, isusunod ko na yung butter. I-melt lang natin yung butter. So, gumamit lang ako ng malaking pan. Ito ng pinakamalaki kong pan dito. Actually, hiram ko pa to sa friend ko. So, thank you ate for letting me borrow your pan. Matagal na to until hanggang ngayon buhay pa. So, no need to worry. So, inalagay ang langgunisa. You need this langgunisa to be more cook para medyo okay. Hinaan natin yung apoy. Yan. You can use any langgunisa you want. Pero ako mas prefer ko itong langgunisa kasi sobrang sarap niya. Binibili ko lang din ito sa kabilang building dito sa Abu Dhabi. So, durug-durugin lang natin ng konti. And then, isunod na natin ang chicken meatloaf. Pinug ko lang ito. Para maluto na sila. Tingnan niyo kung gaano kadami yung meat natin. Gusto ko kasi sa pasta medyo marami yung meat. So we have to think some alternative at medyo pricey din kasi yung langgunisa dito na compared sa atin. So just a little bit cook and then we will put the next ingredient. So, kapag medyo toasted na din yung ano natin, hindi naman masyadong toasted at medyo luto na yung mga ano natin, meat. Ilalagay na natin yung onion. Kasi ako guys, gusto ko talaga yung maraming onion. Kasi nagdadagdag yun ng flavor. At umami sa niluluto natin. So, yan. At kapag medyo ano na din, wag na natin hintayin na yung maging translucent na yung onion, put na natin yung garlic. So, sobrang dali lang nitong pasta recipe ko na to, guys. So, ang mahirap lang dito is yung paghihiwa. Ang paghihiwa kasi nito, grabe. If you know me, talaga ayaw ko talagang maghiwa talaga ng mga ingredients. So, well, pa tayong choice kundi kung paano tayong makakain ng masarap, hindi natin kayang hiwain. So, yun. So, guys, napapansin nyo, medyo luto na yung onion natin. Ilalagay ko na din yung mushroom. And bell pepper. Lutuin lang natin ito ng konti lang. Para lang mag-sink in yung flavor ng langgunisa sa mushroom natin. So, napapansin ninyo, hanggang ngayon hindi pa ako naglalagay ng mga seasoning like our salt and pepper. Mamaya ko pa siya lalagay kasi maglalagay pa ako ng cheese, tapos gata, milk,
And then cream. So haluin muna natin ng bagya. So guys, kung napapansin ninyo, halos tuyot na siya kasi na-absorb na ng mushroom yung ibang oil. Maglalagay na tayo ng dairy ngayon. Una is milk. Konting milk lang. And then cream. Any cream you want, all-purpose cream, full cream. So guys, after 10 minutes, kapag na gano'n na siya, kumukulo na siya at medyo thick na siya yung sauce natin, maglalagay na tayo ng cheese. Lagyan na natin si cheese. And then, ang coriander natin. Nag-chop lang ako ng roughly. Konti lang, konting-konti lang. So mag-save tayo ng pang-garnish. You can add any herbs you want. You can add rosemary, thyme if you want. So guys, kung napapansin niyo, nalagay ko na lahat yung dairy except sa cheese. So we need to simmer this one for at least 10 minutes bago natin ilagay ang cheese at iba pang mga ingredients. So, in-add ko na yung ano natin, coriander. You can add any herbs you want. You can add parsley, basil, thyme, or rosemary. Just for aromatics only this one, guys. Pero, syempre, dagdag nutrients na din yun at dagdag flavor na din siya. So, kapag ganyan na siya, maglalagay lang ako ng konting pepper. Ayun, konti lang. Konting pepper lang. Para medyo may konting sipa. Kung ano nila. And then, salt. Since na medyo matamis na yung ano natin, langgunisa, mamaya na tayo maglalagay ng konting sugar. Actually guys, yung sugar kasi ginagawa ko na siyang MSG, sa na yung ano ko, parang pinaka-betchin ko. Hindi talaga ako naglalagay dito ng magic sarap o ano, basta asukal lang, solve na yan. So ayan, kung nakikita nyo. So guys, yung tinikman ko na siya, para sa akin, okay na siya. The sweetness is enough. Saltiness is okay. The pepper gives a little bit kick. So, it's okay for me. Hindi naman to spicy langgunisa pasta, no? So, it's okay. Everything is okay. Everything is fine. So, mag-a-add na tayo ng pasta. Ito na siya. Oops. Kamayin ko na guys, malinis naman tong kamay ko. Kasi isang hand ko kasi naghawak ng phone, so yun, medyo mahirap. Pero laban lang. So ayan, sakto lang yung sauce na ginawa natin. This is 500 grams ha, na pasta, hindi to 1 kg. So, kung ako ang kakain nito, good for 3 days na sa akin to, guys. Pero minsan, siyempre, if you're my friend, talaga nagbibigay talaga ako ng mga pasta sa mga kaibigan ko. Na pamerienda o ano, ganun. So, yun. See? Ayaw ko ng pasta na walang ano. Wala akong nangunguyang sauce. Kaya, tignan nyo. My goodness. Ang saucy niya. So, patayin ko na yung apoy. Because, ayaw ko naman ma-overcook ang pasta. Ayaw naman natin ng malamsa na pasta, right?
So, ayan na siya. So, ipiplate ko na muna siya after 10 minutes. So guys, tapos na tayo magluto. Medyo haggard na ako. My goodness. So, ito na. Ito na yung mga ano natin, pagkain. So, pasta, langgonisa. See? And then, binigyan ako ng mga ka-roommate ko ng pagkain. This is chicken biryani. And ito yung chicken. And then, this one is the mango fresh salad that I make. So, tikman na muna natin, okay? First is the salad. Very good. Very fresh. Sakto lang yung seasoning niya, yung salt and pepper na nilagay natin. Nagbalance ang pagkaasim at tamis from lemon and then from the mango. Very good, guys. About this pasta. Very creamy. Not so sweet. Take note ha, hindi ako naglagay ng asukal. Kasi yung langgonisa ko kasi matamis na. Yun yung binibili ko dito sa Abu Dhabi. So, very good. Very nice. Mushroom is very tender. It's good. Yun yung langgonisa natin, parang naglaho na. Pero, andun yung lasa niya talaga. Promise guys. Try this at home at hindi kayo magsisisi. So, please like and subscribe and share this video kung nagustuhan nyo ang mga cooking videos ko. And then, mag-comment na lang kayo kung ano pa mga gusto nyong recipe na gusto kong lutuin. Thank you!